Hello, mga idol! Thank you sa pagsubaybay dito sa aking video. Maraming salamat sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-click nyo na yung kulay red na subscribe at i-hit nyo na yung bell para pag may mga bago tayong video ay mapapanood po ninyo. So, kung nakikita nyo naman, mga idol, yung title, yan po ang topic natin sa video na ito. So, keep on watching, mga idol. Let's go! So, yun na nga, mga idol, no? What if pag hindi ka naka-reach ng 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours? What if ma-demonetize ni YouTube yung iyong YouTube channel? What if kung matagal ka ng content creator at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakaka-reach ng requirements ni YouTube? What if kung nag-apply ka na ng for monetization pero hanggang ngayon wala pa rin reply sa'yo si Google AdSense? What if kung matagal ka nang nag-a-apply ka YouTube at ilang beses ka nang na-demonetize? Ano ang mga posibilidad na pwede mangyari sa'yo at sa iyong YouTube channel? So, isa-isahin natin, mga idol, no? Kay YouTube, mga idol, kung bago ka pa lamang na content creator, you need the reach 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours in just 1 year. Yun po yung agreement or palugit ni YouTube para sa mga kagaya kong mga vlogger na gustong makapag-apply for monetization. At ang palugit po na yon ay isang taon. Ibig sabihin, mga idol, sobrang tagal naman ng palugit ni YouTube para hindi natin ma-reach yung 4,000 at 1,000 subscribers. Yes, mga idol. So, siguro naman, mga idol, wala pang isang taon, pwede na nating ma-reach agad yung requirements ni YouTube. Nang sa ganun ay makapag-apply tayo for monetization. Pero, mga idol, hindi ganun kadali para ma-hit mo yung requirements ni YouTube. Dahil marami ka pang pagdadaanan, marami kang video na i-upload at malabo sa malabo yung views na pwedeng marami yung manood sa iyo para ma-reach mo yung requirements ni YouTube. So, yun lang, mga idol. So, masasabi ko, mga idol, as a content creator, no? So, pag hindi nyo po na-reach yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 public watch hours in 1 year, automatically ho is hindi naman po kayo mabablock, pero hindi kayo mamomonetize ni YouTube kahit kailan dahil lumagpas na kayo sa palugit niya na isang taon. So, isa pa, what if kung nag-apply ka na kay YouTube for monetization at hindi ka na monetize? Yan ang pinakamagandang usapin, mga idol, kasi marami ng mga vlogger na nakahit ng requirements pero hindi nila na
pag-aralang mabuti kung paano mag-upload ng original na video. Yes, mga idol. Kaya ang pinaka maganda, mga idol, sa pag-upload ng video is kailangan organic or yung wala siyang halo na pwedeng makasira or ma-detect ni YouTube na ikaw ay copyright, no? So once na nag-apply ka for monetization kay YouTube, maghihintay ka niya ng mga 1 to 3 days kung malinis yung video mo, kaya mamomonetize ka agad. Pero kung ikaw ay na-demonetize, maghihintay ka na naman ng isang buwan or 3 hanggang 3 months para mag-apply ka ulit for monetization. So, pag tatlong beses ka nang na-demonetize ni YouTube, huwag mo nang asahan. Wala ka ng pag-asa na mamonetize dahil sira ka na kay YouTube. Kumbaga sa kumpanya, mga idol, siran-sira ka na. Ibig sabihin, nakagawa ka na ng mali at nalaman na nila. So, para sa kanila, pangit na yung tingin nila sa'yo. Ganon din sa YouTube, mga idol. Once na nag-apply at hindi ka na monetize or hindi ka natanggap, ibig sabihin, hindi ka fit dun sa trabaho na yon, or hindi ka suitable para kay YouTube. Ganun yun, mga idol. So make sure, mga idol, na kung gusto ninyong pumasok sa mundo ng YouTube, pag-aralan nyo muna yung mga rules and regulation. What if kung hindi ka ma-monetize? What if kung hindi mo ma-reach ang requirements ng YouTube? So at least 1 year ma-reach mo yung requirements ng YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 public watchers. At least, pag na-reach mo na yung requirements na yon, original yung content na in-upload mo dun para hindi ka ma-demonetize. Yun kasi yung mga pwedeng ika-what if na pwedeng mabaliwala lang yung pinaghirapan mo dito sa YouTube. So, yun lang, mga idol. Sana malaking factor itong na share ko sa inyo na video nang sa ganun. Maraming matulungan itong video ko na ito. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and click subscribe, hit the notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, mapapanood din nyo. So, ako si MD Vlogs. Ingat!